Magandang umaga mga kapatid! Samahan niyo akong bigyan ng sigla at lasa ang hyperplasia. Sa ating recipe ngayong araw na ito, natatawagin natin cauliflower salad. At syempre ating hiling sangkap, walang iba kundi ang cauliflower. O diba? So kung akala nyo, chop suey lang ang pwedeng luto siya sa pinangsasahog lang sa chop suey, kakamali kayo. Dahil gagawin natin itong fresh na salad. Perfect na perfect para sa ating bisita mamaya. So ito ang ating mga ingredients para sa dressing natin. Bawang, orange, honey, seaweed salt, at paminta. Ating cabbage, red cabbage or purple cabbage, fern, red bell pepper na inihaw tapos binalatan, tapos carrots, sibuyas, tapos cauliflower na pinakuluan lang tapos hinimay-himay. Okay, so simulan na natin. Unahin natin yung dressing natin. Kunin natin itong mixing bowl natin muna. So, pag nagagawa tayo ng dressing, usually nilalagyan natin ng oil di ba pag sa salad. Pero tayo, hindi na tayo gagamit ng oil. So, yung acid, unahin natin. Yung pinaka-acid, although hindi naman talaga acidic ang orange juice, sabi ni Doc. Konting tamis itong ating hiling galing honey. So, inuna natin dressing para mag-set na agad yung lasa nung pinaka-sauce ng ating salad. Seaweed salt, habang hinahalo. So, yung iba naglalagay ng soy sauce para sa dressing nila tayo. Seaweed salt na lang, mas healthy pa. Diba? Tapos nakukuha din niya yung dark na color nung dressing. Konting pepper and bawang. Okay. Uy, ang bawang okay rin to pang ano ha, pang laban sa cancer. So we'll set this aside. So itong ating red cabbage, pakita ko sa inyo paano hiniwa. Tanggalin niyo to, itong part na 'yan. So tabi natin 'yan. Again, tuck your fingers in. Ang tawag po dito ay bear claw. Ayan, para pa naghihiwa kayo, meron kayong panangga. So, maninipis. Sinarin yung pansukat mo para dahan-dahan kang umaandar na gano'n, no? Ayan, so maninipis lang. Alug-alugin nyo lang na gano'n. Oh, para meron ka ng confetti. Yay! So itong fern natin, ginawa naman natin, hinimahimay lang natin yung pinaka-dahon niya. Lalo na sa mga hindi pa nakakatikim ng pako, para hindi lang tayo mabigla sa lasa, yung dahon muna yung papakin natin. O doon meron ding sustansya yung kanyang stem. So kukunin mo lang yung dahon na ganyan. Kadalasan, ine-echipwera lang natin to sa kagubatan. Eh, meron pala tong sustansya. Mayaman din to sa ano ha, B vitamins, saka vitamin C. Saka ito ang ano, ay fat-free and ano rin, mayaman din to sa mga vitaminang makakatulong sa paglaban sa cancer. So yan, himayin lang natin yan. Make sure na nabanlawan na natin yan, tapos ipapat-dry nyo lang ng paper towel o di kaya ng tuyong lampin. Okay, tapos ito naman bell pepper, kwento ko na lang sa inyo, okay? Iihawin nyo hanggang sa mangitim. So pag nangitim, tatanggalin nyo itim niyan. Pagkatanggal itim, hiwain naman inipis. Ang bell pepper po natin, mayaman to sa vitamin C. Sa katunayan, 4 times higher than orange ang vitamin C po niya. So kailangan natin ng antioxidant sa katawan natin para mas tumibay ang ating immune system, di ba? Panlaban sa mga sakit. Okay, carrots, ito. Ito hiniwa natin. Kung meron ka, alam niyo yung panggadgad ng melon, yung paggagawa kayo ng inumin, pwedeng yun ang gamitin niyo. Okay, yun yung parang pinaka julian peeler natin. So yan, no? Mahaba. And then sibuyas, itong sibuyas pakita ko sa inyo para mahiwa natin siya na mabilis na ganyan, nang hindi tayo naluluha. So hiwain niyo sa gitna. Tanggalin nyo yung pinaka-dulo niya, yung pinaka-outer layer, yun yung pinaka-makunat na parte ng sibuyas. So, tanggalin din natin yan. Okay, so pag imi-mince natin, sige, dalawang hiwa yung papakita ko sa inyo. Isang mince, isang slice, para mabilis. Tsaka maganda pa naghihiwa kayo ng sibuyas, make sure na matalas yung inyong kutsilyo para hindi nyo nasusugatan yung sibuyas. Kasi the more na masugatan yung sibuyas, the more na mag sisikrit niya nung natural na chemical niya na naghahanap ng tubig na ang una niya mahanap ng tubig ay nasa mata natin. Kaya kayo naluluha. Okay, so pag mince, ganito. Iwan niya yung root na ganyan. Tapos, hiwain niyo vertically. Hiwain niyo ng patayo. So, pag iniwan niyo yung root, ayan o, hindi siya maghihiwa-hiwalay. Diba? So, mayroon pa rin kayong, kumbaga, guide o tulong. Ito yun yung root. And then, paloob. So, paloob na yung hiwa natin. O horizontal naman. So, after ng horizontal, gaganyan nyo nila yung knife ninyo, oh. No sweat, di ba, oh. Kapag mince kayo ng sibuyas, panggisan nyo sa umaga. O ngayon naman, kapag slice, tatanggalin natin to. Yung pinaka-root niya. Ganito lang, oh. So, you get something like this. So, ganun lang din, parang yung kanina.
doon sa ating red cabbage, aalog-alogin nyo lang sa kamay niyang ganyan, no? Para magbuhaghag siya at mag-iwahiwalay. Ngayon, freshly chopped at freshly prepared ang ating mga ingredients. Ito-toss na natin siya sa ating mixing bowl. Red cabbage, fern, iba't ibang lasa, iba't ibang kulay din. So, piyesta rin yung mga mata natin, mga kapatid, di ba? Carrots, sibuyas, at ito, yung cauliflower. Ito po, so yung texture ng kanin, kuhang-kuha. So, para siyang lutong kanin, ayan o. Pero yung sustansya niya, mas matindi, no? Mas mayaman ang sustansya po nito. Mayaman po ito sa phytonutrients na perfect po panlaban natin sa cancer. Okay, so itoss lang natin ito. With the dressing, of course. Okay, so kung napapansin ninyo, pinaghiwalay natin yung sibuyas at yung bawang. Yung bawang nasa dressing, yung sibuyas nasa mismong ano nung salad. So para merong tayong konsepto ng perfect bite. Hindi yung laging magkasama si bawang at sibuyas. So para siyang rice salad. Pero hindi tayo gumamit ng rice. Gumamit tayo ng cauliflower. Di ba? And just like that, mga kapatid, magpe-plating na po tayo. So yan, so magandang hindi siya nagsabaw dun sa dressing natin para pag nilipat nyo, walang dito tumutulo, oh. Diba? So ideally, kung ang bisita natin ay tulad ng bisita natin mamaya, maganda po ang pinaprepare natin yung hindi masyadong mainit sa katawan. Iba-iba ang fern, mga kapatid, ha? Merong lato, may pako, ano yan, marami rin yung mga hybrid. Nak-hybrid, oh. Mga pinsan, madami yan. Kuha tayo ng, yung mga tayong-tayo yung dahon. Lagay lang tayo sa ibabaw. Karagdagang seaweed salt kung nabibiting kayo sa alat. And just like that, ready na para matikman ni Doc at ang ating bisita mamaya ang ating cauliflower salad. Kain na tayo! Ito na! Happy healing morning, Doc! Uy, oh. Happy healing morning. Hindi pa ako umu-order eh. Ay, meron na. O, diba? Ito na ba yun? Ganun dito sa restaurant natin. O, hindi mo kailangan umu-order. Darating agad ang pagkain. At o, ito diba? Ay pinamagatang... Cauliflower salad. Oh. Cauliflower at saka fern o yung pako. Maganda sa pasyente natin, no? Perfect. Pampataas ng immune system. Cauliperfect para sa atin. Kasi iron-rich ang mga veggies. Yes. At saka yung cauliflower natin, mayaman siya sa mga nutrients na panlaban sa cancer. Phytonutrients. Saka crispy pa, ha? Mm-hmm. Magkano per serving? Per serving, ano lang to? 40 pesos. At syempre, i-follow nyo po kami sa Instagram, Wellness Chef HG, at sa aming Facebook page. Like and follow us at Healing Galing Official at bisitahin nyo po ang aming website, ha? www.healinggaling.ph. Ayan! Oras na para sa Susi Mail. At dahil dyan, Doc, parang tinatawag na ako ni Susi Mail. Okay, ako, ito dumadami na. Dumadami ang mga sulat, ha? Hindi, hindi na lang ako titingin para random. Random lang ba yan? Ayan. Warren Pangurungo. Parungo. Happy healing morning po! Ako po si Warren Parungo. Sana po ay matulungan nyo ako sa aking karamdaman dahil mataas po ang aking uric acid, kolesterol, at taas-baba po ang aking blood pressure. Kuminsan po ay nakakaramdam din ako ng pagsakit ng aking balakang. Naku, ako rin, Dok. Minsan parang gumagapang yung sakit. Ganun, napifeel ko din yan eh. Wala siyang sinabing gumagapang. Ay, wala ba? Ikaw lang yun. Parang ikaw ang kumukonsulta. Jeremy Fabio pala yung pangalan. Ano po kaya ang maaari kong gawin? O ano po kayang gamot ang pwede kong inumin para sa aking karamdaman? Sana po ay matulungan nyo ako. Maraming salamat po. Umaasa po ako sa inyong pagsagot sa aking sulat. Gumagalang, Warren Parungo. Ay, naku. Yung sinasabi mo, Chef, na pananakit ng balakang tapos parang gumagapang sa baba, na parang yung mga ugat mo sumasakit, maaaring sciatica. Kondisyon ng sciatica. Yung sciatic nerve mo ang... Nerves din. Oo, yung mga ugat mo sa sciatica ang ano, napiperwisyo. Sa tanong ni Warren, maraming salamat sa liha mo, Warren. Ha? Dito kasi, kailangan huhulaan natin itong mga sintomas na sinasabi niya. Unahin ko din yung sa balakang, yung sinasabi niya, yes, masakit ang balakang niya, di ba? Pwede kasing may kahaling tulad doon sa kondisyon ni Chef, no? Na may problema sa sciatic nerves. Pwede rin naman na yung lumbar mo
ay naapektuhan ng nature of work mo, ano bang trabaho mo. Hindi kasi niya nabanggit sa atin kung ano ang trabaho niya, di ba? Lalo na kung puwersado ka palagi, lagi may binubuhat. May tamang posisyon kasi, chef, eh, pag nagbubuhat. Hindi yung iba na nakatuwad, na nakadiretso yung legs. Dapat nakabend ang legs. Nakapang-support yung legs natin. Oo, para susuportahan ng legs mo yung weight ng katawan mo at yung bubuhatin mo, at hindi madadamay ang lumbar. Kung palagi kang bumubuhat ng mabigat, maaring ganon ang kondisyon, no? Kung may hiling galing oil ka, kasabay ng pagbababad ng iyong mga paa sa soaking solution natin na laging mainit dapat, no? Ay hihilutin yung balakang. Pero sasabayan ng herbal vitamins B1, B6, B12 dahil yung ugat ang problema doon. On the other hand, kasi nagre-reklamo siya dito sa kanyang liham ng mataas na uric acid. Kadagdag pa yung cholesterol. At taas-baba ang blood pressure. Pero wala ka namang binanggit na mabula ang ihi, may amoy ang ihi. Kasi pagka doon sa lumbar, doon sa may balakang na yon, no, maaaring may kidney condition din. Kaya dapat personal na pinapacheck ito, Warren, no? Tsaka check sa yung nails niyo kung may brown. Nakuha ko yun sa'yo, Doc. Yung mga sintomas ng kidney condition, sana naman ay wala siyang ganon. Mas madali kung lumbar condition lang, yeah, na napuwersa, no? Kasi pag tumataas-baba ang blood pressure, pwedeng may internal organ, no, may vital organ na may infection, katulad ng kidney condition, or pag may sakit sa atay, ganun din, parang nagluluko ang presyon ng dugo. Sana ay hindi ganun, no? Sana ay ordinaryong pagtaas-baba lamang ng blood pressure. I-check mo ang kinakain mo, baka mayaman sa asin at mayaman sa mga pagkaing mataas sa kolesterol, lalo na ang seafood. So, i-check mo yon. So, magbagong buhay, ibahin ang pagkain. Tapos, uminom ng maraming tubig. Ang pinakamabisa natin ginagamit dyan sa hiling galing na maintenance para sa mga tumataas ang presyon ng dugo, kasabay ng holistic approach po natin, ha, yung mga binanggit natin kanina, yung omega-3, di ba? Good for the heart, kaya, di ba, Doc? Oo, vitamin for the heart, for the brain, for the spinal column, lalo na at meron siyang lumbar condition na dinidiscuss dito sa liham niya kanina. At the same time, blood thinner, anti-high blood, anti-cholesterol din ang omega-3. Pag masyadong mataas ang cholesterol, lalo na, no, tapos ang presyon ay tumataas, pwede ka mag twice a day or 3 times a day ng omega-3. Pero kung wala ng sumpong, pang-alalay lang, parang maintenance, once bago matulog sa gabi, before bedtime, magandang iniinom ang omega-3. Pati yung mga cholesterol sa dugo ay natatanggal niya, eh, kasi mataas ang cholesterol niya, sabi niya. Sa uric acid,